si Bossing ang pumili. Talagang malapit sa puso niya yung ano, music na yan. And yan yung gusto niyang gamitin, kahit makapiray, nagawa ko ng paraan para bilag sa YouTube. Ano ito yung emotion na binibigay na lang? Yan talaga, pre. Gulat sila. Gulat ako. Paano yung gulat? This is M. And you might recognize him from videos of Team Payaman. He is a veteran member of the team and currently the editor of Kong TV. If you watch Kong TV and his amazing content, then you've seen him edit videos like this. So for him, working for Kong TV for the past couple of months, sorry my script out, he has done some fantastic work and this video was one of the ones that blew me away. Quite simply, we are gonna talk about it. Let's start the breakdown. And this is where my friend comes in. He is the editor of Kong TV. Pero bago nun, siya rin yung editor ni Durut, editor ni Matayos, editor din yung Mentos. One time. Salam. May mga ano talaga nakita ko, hindi ko alam yan. Let's start this breakdown. Yung intro rin pre, parang maganda yung ginawa mo na in-establish mo yung lugar bago mo pa papunta sa salita, gano'n, di ba? Gano'n talaga kasi dyan iikot yung ano, yung buong kwento. Unconsciously, hindi nyo malalaman yun. Pero once na maset yung mata nyo, yung utak nyo na, uy, DFA, travel, ano meron sa DFA, passport? Maring nagtataka kayo kung anong ginagawa ko sa gitna ng arawan. Ito lang naman ang storya na kung saan makikita mo ang kayang gawin ng pusong naniniwala na lahat ay posible. So, pupunta sila Juni Boy sa Vietnam. Putang ina, boy. Ina, pasama ako. Kung nakita niyo opening, di ba, DFA? Next scene nun, tungkol agad sa travel. So, talagang konektado agad. Walang sinasayang na oras. Sinadya mo yung black and white or that just look good? Ang paggamit ko ng black and white is to heighten the ano dramatic effect. Kasabay ng mga, minsan, madalas kong gamit yung vine boom. Pasok ko nga. So guys, malapit na to. May kailan yun? 17, sa Lunes. Putang ina, sa mansari pa namin. Parang tangina, lalong nag-times to yung hirap. Ito yung maganda, yung mga conflict sa story. Kasi paano magiging interesting yung story kung walang conflict? So dito sa part na to, na-establish na agad yung isa sa mga problema storya na to, which is magkasabay yung flight tsaka mansari. Nung nag-usap sila ni Juni Boy, parang sinasabi niya gusto niya talaga, excited siya umalis. Yan yung nabibigay na vibe. Kasi yung era na to, ano yun eh, kapitbahay era, yung hindi siya laging pinapalabas. Relevance din, importante din yun. Eto na, moment of truth guys. Sobrang subtle details yung pag-zoom in ng nagbigay ng mas comedic effect dun sa yung gumanon siya. Mapapansin niyo sa The Office, yung cameraman, may character yun. And isa sa mga lagi niyang ginagawa is pag may nangyari, i-zoom niya sa mukha. Kasi guys, ito pala yung isa pang twist. Pag pinayagan ako ni B, yung problema ko yung passport ko. Wala. Isang taon na po nawawala. Wala kang passport, manahimik ka dito sa bahay. 2.5 minutes pa lang tayo in the video. You already gave the viewers na ito yung second problem. Ito lang ang ano ang sasuggest ko. Kung yung isang problema ay hindi nagkaroon ng conclusion sa buong video, kailangan mong tanggalin yun. Yeah, if it's not helping for the bigger picture. Ito yung sa style ng ano ng narrative, storytelling. Yung sa akin ba nandyan din? Yung sa'yo? Expired na yung sa'yo eh. Lahat ng nangyayari dito, ano, legit talaga kung gano'n. Nawawala talaga yung passport ni Bossing. Kaya yung mga reaction nila, kung makakita nyo, sobrang nakakatawa yun. Kasi genuine. Yan talaga yung nangyayari. Wala akong passport! May passport ako dyan! Pero expired. Pwede kita schedule pero first June 2 pa. Yun! Sige ma'am. Apple ka na lang. Habol ako! Anong abutan ko dito? Nakikita mo ba sa ibang vlogs dito, pre? Na ginagawa yung technique na yun. Yung same frame na yun, binalik-balik mo through post din eh, di ba? Kasi yung frame na yun, sakto yun sa emotion na binabangit. Oh. Nakakatawa lang yung mukha niya doon, yun lang. Pero ang ganda nung inulit-ulit mo, parang mas nakakatawa pa siya. Parang una o nakakatawa yung gumanon siya. Hindi ba siya umay? Hindi siya umay. Oh, actually, para ilessen ko yung umay niya, ano eh. Pag inuulit ko siya, iniklihan ko yung time niya.
mahaba yung sauna, di ba? Inulit ko siya, iikliin ko siya. Alam mo yung joke na inulit-ulit, nawawala yung visa nung pagpaulit-ulit. So yun yung way ko para mawala yung uwi niya. So ang huli kong secretary nung mga panahon nawawala yun ay si Datu. So baka alam ni Datu. Oy Datu, passport ko. Passport? Oo, this is a editor's breakdown. Pero you can also see that it also depends on the content creator how he executes the vlog. Kasi isipin mo ang bilis nun kung after kay Ate V, nag-cut na agad dun sa DFA kung hindi mo naman pinahaba ng hinanap kay Ma'am Dayan, kay Datu. So it's escalating and it's escalating. Oh, parang bilis nun, parang ano, walang heightened tension sa nangyari. Kahit anong galing mong editor, kahit ikaw yung pinakamagaling na editor sa buong mundo. Pero if you don't have the right clips to escalate the story, sobrang hirap gawin. Wala na. Ito na ang huling bara ako. At yun ang kumuha ng passport sa Department of Foreign Affairs. Walang appointment schedule, wala din masyadong dalang requirements. Tanging face value lang ang dala. Andito ako para patunayan na law of attraction exists. Ay, bawal po yan, sir. Pag walang schedule, kailangan po magpa-appointment po kayo, sir. Ay, may appointment. Oh. Ang dating kasi sa akin, as I'm watching it, if I'm a viewer, sobrang intense niya. Akala mo, magiging intense, pero ang ganda ng kinat mo bigla, tas may comedy. Patuloy mo agad yung ano. Pero parang papunta na ako doon, parang intense, pero biglang... Sakit ba sa pasan? Patrip ang pota. So, walang passport, di nakaalis. Pero, tuloy yung date. Uh-huh. Yung mansar nila. So ngayon, ang maiisip mo dito is... Patapos na yung vlog. Uh-huh. Okay na. Uh-huh. Solusyon na lahat. Uy! Ano oras flight mo bukas? Para mapahatid kita. Ano? Kaya ba sinasabi yan? Kasi wala akong passport eh. Akala ko nagawa mo paraan. Pero kung meron mo passport, papayagan mo ko. Oo naman. Tangka lang. Oo naman. No! Wait lang, paano ka nagkaroon? Nahanap ni Mama sa bahay. Actually, ang ganda ng ginawa mo kasi hindi mo na sinabi yung clips na pumunta siya sa bahay or binigay ng ni Tita Jo sa kanya. Hindi na, hindi na. Hindi na. Parang ang ginawa mo na lang is you let the viewers along with Ate V be surprised in that moment. Once na nandyan na siya sa date, ang importante dyan is kung ano yung perspective ni V, yun din yung maranasan ng viewers. Travel buddies. Ay, pre. Ganda, ganda ba? Simple lang, simple lang. Talaga will that's a bitch, pre. Will that's a bitch lang, pre. Ayan, yung paborito kong ano, paborito kong karakter sa Team Payaman, si Boro. Ah, so siya yung number one content material para sa'yo? Siya yung sarap pagtripan sa edit, pre. Masarap siyang pagtripan. Ikaw nga naman nagpa-us sa kanya ng... Tropa ko yun! Uy! Uy! Pa... Okay. Ingat ka. Yun pa. Yung music hindi naman doon na tapos eh. Kinuha mo na yung dulo ng music niyan para i-end and biglang silence. And that silence, it gives this kind of... There's something about to happen. Diba parang ito? Huwag ka magsalita. Boring. Diba? So, the silence, it can... Marami! Marami! Parang... Bakit? Date na lang. Ha? Bakit? Tingin mo nila ako. Tingin iwan lang ako dun. Pero I wanna know, the raw, sinabi niya talaga kila Boss King nung bago siya umalis. In the raw footage. Na kung bakit hindi siya tutuloy. Hindi niya sinabi. Ay, hindi niya talaga sinabi. Kailan siya nag-ano, umalis. So umalis, ano na talaga? Akala ko, you were also doing that editing part na kinat mo na talaga dun. Wala. Kumbaga, gusto mo silang ma-caught off guard and makuha yung reaction na nagulat. Yun din yung gagawin ko. Kumbaga, hindi ako maglilib ng explanation. Talagang yung gulat sila. Gulat ako. Paano yung gulat? Sayang, thumbnail sana yun. Sa kaya niyan, kaya niyan. Naniniwala ako sa inyo. Dali niyo ang Team Payaman dyan sa Vietnam. Higit din kayo. Sige, update na lang. Ayan. Itong choice ng music na yan. Yan yung si Bossing ang pumili nun.
talagang malapit sa puso niya yung ano, music na yan. And yan yung gusto niyang gamitin, kahit maka-copyright, gagawa ko ng paraan para tumilag sa YouTube. Copyright strike, edit mo sa Steve. Mga ganyan. Yeah, actually, ako lang yung content creator sa TP na every video, sobrang daming copyright. Kasi ano yan eh, si Steve talaga, sobrang risk taker nun. Kahit mamatay yung channel. Kasi ano lang YouTube ko, passion-passion lang. Passion-passion lang. Hobby! Diba sabi ko kanina, okay, ipasok ng boys over na nagpapakita na lahat posible. Simple. Nakalaan mo 'yon? Oo, oh, posible hindi ko palang kalimutan muna lahat ng masasarap na bagay. Siyempre. Gustong-gusto ko sana sumama sa maglakbay pero saka na lang siguro pagkasama ko na kayong dalawa. Nakita mo yung emotion na binibigay niya sa akin? Yan talaga, pre. I didn't stop you. Let it flow, bro. Let it flow. Huwag mo pigilan. So sorry. Oh, pretty baby, and if it's quite alright, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say. Ito nagsimula yung ano, storytelling namin ni Bossing na niche kasi sobrang satisfying niya panoorin. Although 20 minutes siya, 21 minutes, pero it doesn't feel... It feels like 8 to 10 minutes long lang, ganun, di ba? Oh. And yan yung napansin namin na pag may istorya, time won't matter. Oras, hindi mo mararamdaman yung oras pag may parang story. Parang nanonood ka ng movie, kahit 2 hours, parang you will wait till the end, di ba? So it's always about the nice narrative. Thank you so much, Mr. Efrain Obarca, for like joining this. I don't know if this is a podcast or a video, reaction video, breakdown, but it was an honor for me to have you in my right hand and editor of Kong TV. Power, grabe, power. Power. Oh.